Eto, ah, totoo. Nakita ko etong interview na ito ni Kato Nying dito nga sa isang dito sa X Cup na nasangkot kamakailan sa road rage. Umeksena talaga etong si Kato Nying, ano? Talagang binigyan pa ng puwang, binigyan ng platform. Ano ba, Kato Nying? Sa bagay, sabi ng mga netizens, wala namang bago dyan. Yan po talaga ang estilo ng mga pulangaw, ng mga pulangan. Matindi. Eto, netizens dismayado kay Kato Nying dahil sa pag-interview nito kay Willie Gonzalez. Sabi ata ni Tunying doon sa interview na yon, para mabigyan ng puwang, para mabigyan ng pagkakataon para magpaliwanag. Talaga po? Sanay kayo sa ganun? Sige, magpaliwanag. Kahit alam mo kung totoo na, kung ano yung totoong nangyari, bibigyan mo pa ng chance para magpaliwanag? Parang hindi naman ganun. Parang binibigyan nyo ng chance para magsinungaling at para manguto ng mga kababayan natin. Maraming followers at si Kato Nying. So siguradong kahit papano, yung mga followers na yon na alam nating uto-uto, karamihan, ay napaniwala na naman dito sa mga statement or sa statement nga netong dating police. Diba? Dismayado ang ilang netizens dahil tila binibigyan pa ni Kato Nying ng pagkakataon para magpaliwanag kuno at makapagsalita. Pero totoo, talagang nagsalita naman, nagpaliwanag naman sa panig niya. Ibig sabihin, binigyan ng pagkakataon para gumawa ng lusot, para magsinungaling. Okay? At para iligtas yung kanyang sarili. Yun ba yun sa mata ng mga netizens? Abay sana, etong mga netizens na nakapanood ng ganito, huwag sana tayong agad-agad maniniwala. Dahil alam nga namang, di ba, alam nga namang aminin niya yung kanyang mga kasalanan. Okay, lalo siyang napahamak. Balik tayo kay Kato Nying. Ganito na talaga ang ugali ni Kato Nying. In-interview rin niya ata yung isang criminal dati sa Ateneo, yung namaril sa Ateneo. Ganito ang ini-interview ni Kato Nying. Ano pong nangyayari sa inyo? Dati sana, kahit papano hinahangaan kita, abay magaling tong damuhong ito, di ba, nung una siya sa ABS-CBN. Sige, may angking galing. 'Di ba? Pero 'yun nga. Napanghinayang dahil kasi minsan yung galing natin pag hindi tayo, or hindi natin patuloy na pagyabungin yung galing na 'yan, ay baka tayo yung magamit ng ibang tao. Masama, mahirap din yung totoong magaling talaga. Okay, dahil yan ang target ng mga taong gustong makinabang sa galing ng isang kapwa. Dapat kung magaling ka, hindi lang sana or dapat meron ka rin matatag na prinsipyo, okay, na hindi ka magpapagamit, sort of things, na ganun. Anyway, ayon kay Wilfredo Gonzalez, ay minura-mura siya ng siklista at sinira pa ang kanyang kotse, kaya napilitan siyang habulin ito. Yun nga, nakitang-kita naman sa CCTV na walang ganung nangyari. At ang nangyari ay kabaliktaran dahil kinaladkad pa nga na itong damuhong ito yung siklista. Di ko rin talaga maintindihan eh. Anyway, mahirap talaga doon sa siklista ang mag-come out at ma-reveal yung identity ng kanyang buong family. Damay na rin kasi ang family. Pero kung lahat tayo ay ganun ang paniniwala, eh lalong dadami yung mga katulad na si Wilfredo Gonzalez na feeling entitled, na akala nila ay lamang sila lagi sa mga kababayan natin. Kaya, mapagsamantala. Right. Sabi niya, dinepensahan lang daw niya yung sarili niya. Ganun. Pero hindi talaga nagsisinungaling yung CCTV na walang pag-amba, 'di ba? Yung siklista na siya ay babanatan or kung ano paman. So nasaan doon yung sinasabing depensa? Nakakagulat na patuloy pa rin ginagawa ito ni Kato Nying na nagbibigay ng mga ganitong pagkakataon para lalong depensa, para lalong magsinungaling at para lalong manguto yung mga katulad nitong dating pulis. Nako, magbago naman sana ang mga ganitong pag-uugali, 'di ba? Si Kato Nying, grabe. Lalong lumalala. Bakit kaya? 'Di ba?